Hello, git, kamusta kayong lahat? Ang kuko ni Madam, tingnan nyo, oh, nag-grabe ka, higko, yung kuko ni Madam, napakadumi. Diyos ko, almost 5 years, hindi nakapaglinis, magtanggal po cutics si Christy, do kuko sa buaya, magtanggal ka ng nail polish, tingnan mo, oh, magtanggal ka ng nail polish, ayusin mo, ayang, magtanggal ka ng nail polish, ayusin mo, do, bata, ikaw. Ang laki-laki nito. Parang ipin ng dinosaur. Ouch, daddy! Ouch! Oh, yes! Thank you, Lord! Perfect, Mr. Ingrown, Davao City. Hello, mga kalugit! Welcome back to my YouTube channel, Mr. Ingrown, Davao City, and Mr. Kalugit. Huwag niyo po kalimutan, like and share, pindutin ang notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Kalugit, huwag niyo po skip ang aking mga advertise. Kalugit, kamusta kayong lahat? Ang kuko ni Madam, tingnan niyo, oh, nag-grabe ka, higko, yung kuko ni Madam, napakadumi. Diyos ko, almost 5 years, hindi nakapaglinis, magtanggal po cutics si Christy, do kuko sa buaya, magtanggal ka ng nail polish, tingnan mo, oh, magtanggal ka ng nail polish, ayusin mo, ayang, magtanggal ka ng nail polish, ayusin mo, do, bata, ikaw. Diyos ko, maging tanggal ka parang bata sa imong ano, may bulbul imong ano, kapal sa bulbul sa balahibo sa imong ano. Nung tingnan mo ha, maging tanggal ka ng ano, tanggalin mo maayos kasi makadikit-dikit dito. Ay, Mary Josep Santissima, oy, na-stress ang akong yan, akong tinggal diri ha. Diyos ko, ha, tingnan mo, hmm, nice gani. Oh, ayan, oh. Oh, tingnan mo, linis doon. Oh, okay na, madam. Uli na. Magtanggal ganit kasi ang cutics, ayusin mo kasi, ay, ginoo, okay, para hindi dubli ang trabaho natin. Diyos ko, punta na kayo dito sa Sherwin Ladrido Salon, Phase 1, Block 56.6, Dicahoms, Mintal, Davao City, Street lang yung mga kalugit sa guardhouse. Ginoo ko mga kalugit, oh, shoutout everyone. Na, may mabash na ba, no? Ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Diyos ko. Magsabi naman na, dada, grabe ka, dada. Tiyon, saon mo, nag-vlog-vlog ka pa nga, hindi ka makapagsalita. Diyos ko, gusto nga makapagsalita, yung hindi makapagsalita. Kita nga nakapagsalita, kailangan natin makapagsalita. Naman na sila. Oh, shout out. Shout out sa mga admirer ko dira, nga sige lang pang gamit na ako, ginagamit lang ako, tapos iwanan lang ako. Mga pistikin na sila. May kunta ka na, pero doon sila sa kabilang bakla ang kumunta. Nag-blurred na po ang cellphone ko. Ngayon mga kalugit, nagsastart na tayo mga kalugit. Ipakita natin, oh, tulog sila mga kalugit. Oh, tingnan nyo, oh. Diyos ko, ayan si Madam. Mag-hi ka, Madam. Hello. Na mag-hi yung kuko before mga kalugit. Finally, na okay na yung kuko. Okay. Di ba, Madam? Okay na yung kuko. Nindot mag-lit. Okay na, oh. Hindi na nag-uubad. Oh, di ba? Maganda. Basta yun. Ayan sila mga kalugit. Oh, si Iyay mo, hon. Nabala si Jopay, ho. Oh. Actually, mga kalugit, ayan, wala ng customer kanina. Sobra kaming busy kanina. Ngayon, nagpahinga na kami kasi Monday. Basta Monday kasi mga kalugit is hindi masyado mabisi. Minsan, mabisi din kami mga kalugit. Pero actually, laban-laban lang tayo sa buhay. At least, 1 week kami sobrang busy. At least, kailangan din natin sa katawan natin magpahinga. So, ayun. Ngayon, si Mr. Ingrown always nandito siya ngayon sa shop niya. Wala po siyang absent. Depende lang kung meron siyang lalaki. Mag-absent talaga siya. O, oh, diba? So, ayan, bye-bye. Oh. O yan, o, diba, o, nandaw sila, o, mga sosyal. Nga nun, no, trespassing kanyang bayuta, diri, o, nagsulod siya diri sa akong salon, nga magtulog lang diri, nagpa-aircon lang siya diri. Diyos ko, wala siya irinta, diri, nagsulod-sulod, diba, iragbayad-bayad, oy, chari lang, mga kalugit. Best friend namin yan, mga kalugit. O, diba, mga kalugit. So, mga kalugit, malapit na po, magpatayo tayo ng sariling salon, mga kalugit. Magpatayo na tayo ng sarili nating building soon. At yung atin-atin talaga, mga kalugit, kasi ngayon nagre-rent lang ako. Pero, itong parlor na ito, mga kalugit, is dito pa rin yan, mga kalugit. Kumapuno doon sila sa kabila kong salon. Pero sa salon ko, mga kalugit, doon na ako mag, ano, mga kalugit, doon ako mag, tag yun? Doon ako mag-stay, mga kalugit, para bunga-bunga.
Laman-laban ng mga kalugit. Once naman yung kamot ko, mga kalugit, matupad mo ginang mga pangarap mo, mga kalugit. Maning kamot lang jud mga kalugit, kay once na ano, Diyos ko day. Ayan mga kalugit, sa paglinis ng kuko, ayaw nyo i-underestimate ang mga manikrista. Kaya ang manikrista, Diyos ko mga kalugit, mas dako pa na sila kwarta sa mga sa gobyerno magtrabaho. Kaya everyday nila maka-income tanda 300, 500 sa isa kadlaw. Diyos ko mga kalugit, laking pira na yan mga kalugit. Kasi alam nyo mga kalugit, kung walang manikrista, hindi na malinis inyong kuko. Ang iba, grabe, maka-underestimate nung doon ako sa Bohol, mga kalugit, nag-stay. Sabi niya sa anak niya, wag mo gayahin yung si Sherwin, ay yung bakla na yan kasi wala ka makuha. Wala, ana, wala ka madulot niyan. Kung manikurista ang pipilihin mo, Diyos ko, wala kang ano sa buhay. Pwes! Diyos ko, shoutout sa imo, iyay! Itong taga-Bohol sa una nga nag-makeup ako, hindi ko naman kilala itong bigatlan at itong babae ito eh. Iingnan niya dyan anak niya, sinabihan niya anak niya nga wag daw ako gayahin kasi wala daw future sa buhay. Diyos ko, grabe makapagsalita yung bruha na, tapos lukunta ka martilyo ulo mo kron. Sige lang ka, underestimate sa bakla kron. Eh karoon ang bot, yung bakla na iyang anak to. Unta na bayot po itong anak niya. Sa iban po nga manikrista, migahan nyo po ang inyong mga manikrista nga ano, ang iban, kadalasan sa manikrista, hindi pinapansin ang manikrista. Diyos ko, paro ramang yan, mo trabaho pa, sigir mo inggit sa kapareho ni. Ang inggit, hindi na maano mga kalugit, wala na may mag, ang inggit, hindi, dyan na maano, maunlad inyong kinabuhi, bala akong sa kinabuhi niyo. Ako ni Virgin ko mainggit sa kapareho natin, kaya nga naman, Diyos ko, sa una, may ara ako kilala nga manikrista, why Jude, kung ginapansin ang bota. Huwag ano ang mga manikurista, kaaway, no? Parubot sa tindahan, kaaway po ng tindahan. Diyos ko. Hindi niya gusto malabuan iyang kagalingan. Diyos ko, ako sa una mga kalugit, bayaran taong 20 ka 15, halay, pero tako na. Di pa, yun ako mga kalugit, kung bayaran ako before, at least may allowance ako. Sa una mga kalugit, nag-aral ako ng high school nung sinasaktan ako ng tatay ko. Ginoo ko, hindi na ako maghingi-hingi ng pira sa kanila mga kalugit. Ako lang mismo ang nagpa-aral sa sarili ko. Diyos ko, kahit allowance, wala ako naghingi sa kanila kasi alam ko sa sarili ko na may pera na ako. Kahit may, oy mga kalugit, before, nung nag-aral ako, bisan piso mga kalugit, hindi ako maubusan ng pera. Dahil always ako nagmamanicure, nag-home service, nag-klase yung teacher ko. Ako nagmamanicure ako sa faculty. Ay, mga kalugit, okay na ako 75 ang akong grades. Okay na talaga mga kalugit. Actually, si Mr. Ingrown hindi talaga masyado mag-bright. Kasi si Mr. Ingrown, Diyos ko day, tamad kayo sa pag-aral. Uy, pira-pira talang ang akin before. Mga kalugit, hindi ako nag-aaral before nag-gawa ng assignment ko. Ang gumagawa, magaya lang ako sa mga classmate ko. Kung zero ang classmate ko, zero din ako. Diyos ko. Nag-aaral ako mga kalugit. Ay, Diyos ko, palagi ako pinapagalitan. Sabihan ko lang ang teacher ko na, sir, linisan lang natin yung kuko mo mamaya. O, te, after ano, linisan ko. Te, taas pa rin yung grades ko. O, diba, hindi failure. Nakagraduate ako ng high school. Diyos ko. Kulang na lang gani. Magsipsipanay tayo sa classroom natin. Pag out sa ano, sa klase, doon ako punto sa ano eh. Sabihan ako ng teacher ko na, ma'am, hiramin ko muna si Sherwin ha, kasi linisan niya yung kuko ko. Okay ah, after niyan, isa naman ng teacher ko. De, happy happy eh. Ganun talaga mga kalugit ang buhay. Kailangan diskarte, kung meron kang diskarte sa buhay, malampasan mo yan. Walang pa bright bright yan. Anihin mo nakapagtapos ka ng college kung hindi mo man ginagamit ang college mo. Tipo, mas maganda ang mga kalugit na pagtapos ka ng eskwela, makapagtapos ka ng college.
Pero kung hindi mo man ginamit ang college mo, Ginoo ko, bitbitain mong diploma kag iprinda. Ako mga kalugit, graduate, ano lang ko, hindi ko natapos ang pag-aral ko ng college kasi tamad si Mr. Ingrown mag-aral. Pira-pira akin, nag-aaral din ako ng college before. Nag-aaral ako ng college, ga-home service ako. Kaya may pira takon. Maka-nail art ako before, laki-laki na. Kahit pinapagalitan ka palagi ng papa mo doo, before nga sabi niya nga, ano ginagawa mo, buong araw, sabihan din akin na, sabihan ko din na ano eh, sabi ko nga, nag-home service ako, may bit-bit pa kong isda, Diyos ko, hindi ka pa ma-happy, pagalitan ka pa pagdating ng bahay mo, pasmo ka na, pahugasin ka pa ng plato, Diyos ko. So, dito na tayo mga kalugit sa hinlalaki ni Madam mga kalugit. Ayan, kailangan natin siya lulugitin ng maayos. Ayan, oh. Ayan. Kailangan natin lulugitin ito. Tapos yung kwento, di ba? Maganda maglinis mga kalugit. Nagakwentuhanay tayo. Ay, hirap ang buhay ko mga kalugit. Uy, kahit saan lang ako pumupunta before mga kalugit, pumunta ako doon sa tita ko, doon ako mag-stay sa kanila kasi binubugbog ako ng tatay ko before. Diyos ko, grabe yung kalbaryo ko sa ginabuhi ko. Kung lasing ang tatay ko, pagisingin ako, kusabihan ka pa kung lalaki, di putik tatay na sa unang panahon na. Uy, grabe ka stricto yung amahan na to. Bugbugon ka pa, magpunta pa ako sa bahay ni Iyay before na doon ako mag-stays muna, mag-itambay doon kasi ang tatay ko, pinapagalitan ako. Tingnan niyo, oh. Diyos ko, ang kinabuhi ta, murag ingrown lang na mga kalugit. Kay once na matanggal mo na, hindi na mabaga. Basta ako sa inyo mga kalugit, sa mga kabataan na nanonood sa atin, sipagan nyo, tuparin nyo inyong mga pangarap kasi sa huli ang pagsisi ko, hindi mo yan normal lang na pinapagalitan tayo ng tatay natin kasi ang tatay natin mga kalugit, kahit anong mong gawin, tatay pa rin natin yan. Di ba, madam? Kay mas okay man na bugbugon ka kay para inspirasyon mo. Mas importante, hindi lang ka mag-ano mga kalugit, magdumod sa tatay nyo. Ako, hindi ako nagdudumot. Lahat ng gusto ng tatay ko, binibigyan ko ng sasakyan. Gusto niya ganitong relo, ibigay ko sa kanya. Magingi ng pera malaki, binigay ko. Pero inisip ko din na kasi kung wala sila, hindi din tayo dito sa mundong ito. Diyos ko mga kalugit. At least, mga kalugit, sakit dam? Dagko kayo. Kina. Ana lang mga kalugit. Magpraktikal sa kinabuhi, magdiskarte. Kung may diskarte ka sa buhay mo, kahit mo anong gawin, mabuhay ka talaga. Hindi mo kailangan ng bunggang-bunggang pamumuhay. Kailangan mapakain mo imong pamilya. Depende kung mabigay yan na ni Lord sa iyo, sa kayo yan. Kung swerte ka talaga sa buhay mo, swertihin ka talaga. Kung hindi ka swerte, wala. Kahit anong paningkamot, hindi yan ibigay sa iyo. Isang pira, ilagay nyo sa tama. Huwag nyo ibili ng mga kung ano-ano. Sa mga bakla dyan, kung gusto nyo mang lucky, bayaran nyo 150, okay na. Huwag nyo ibigay pati kaluluha nyo kasi ikaw ang kalawawa. Huwag kayong magjuwa ng manluloko kasi ang yung pera nyo, tama-tama lang yan niya. Pati pamilya sa lalaki, bubuhayin nyo. Instead nga, pamilya mong bubuhayin, pamilya ng lalaki ang ibigay nyo. Ginoo ko eh. Kaka mo gawa. Grabe talaga mga kalugit, hindi dahil sa Ingrown, Diyos ko day, hindi talaga ako makapatindog ng magpatayo ako ng bahay ko dahil sa paglinis ng kuko.
Grabe kayong Ingrown ni Madam. Ano mga kalugit, until now, wala pa rin akong jowa kasi mga kalugit na busy ako sa life ko. Wala ako time mga makapag, wala ako time magjowa-jowa, oy. News ko, saan ko ng jowa, oy. Mahatag lang na, maibigay lang yan ni Lord sa akin mga kalugit, kusang ibigay lang yan. Kasi mga kalugit, inihingi mo, pinaplano yan, binigay niya yan ng Panginoon, kailangan... Eh, ano mo yan, paningkamutan mo na. Hindi man basta-basta, iha. Hindi man basta-basta ibigay ni Lord yung gusto mo. Kailangan paningkamutan mo. Paghirapan mo yung lahat ng bagay. Nakasit na yan mga kalugit, nakaplastar na yung binigay ni Lord. Pero kung marunong ka mag-ano, makuha niyan, sukitin mo yan. Kailangan paghirapan mo yan. Hindi basta-basta ni Lord. For example, yayaman ka ngayon. Pero, nakasit na ni Lord nga mayaman na ka, pero ikaw mismo, may ginawa kang masama, so hindi binigay ni Lord, hindi natuloy yung pagkayaman mo kasi alam ni Lord, kung mayaman ka, pangit ang ugali mo. Diba? Yayaman ka sana, pero good, manalo ka sa luto, kulang na lang number, so isa na lang, so ibig sabihin, hindi para sa'yo yan. Kasi kung ikaw nanalo, matakubre kay kaday. Siba, perfect sa kuko ni Madam. Ganda na ng kuko ni Madam. Maglagay na tayo ng martay ulit. So, ayan mga kalugit. Ayan, maglagay na tayo ng nail polish. Yan, shout out di ay, yo, text na ibi. Shout out sa mga ano, join, sa mga amiga ko. Nasi, dalawa gihatag mo. Ay, isot. Isot to, ilaga. Lagay na tayo ng nail polish, mga kalugit, diba? Parang naglilinis, parang nilinisan ko lang kukon yung mga kalugit kasi nagchismisanay tayo mga kalugit. Buong barangay, alam ng mga buong barangay yung, ay, aswang, daga. Buong barangay, alam ng mga buong barangay yung mga sikreto natin kasi alam ng buong barangay yung pinagdaanan natin. Pero actually, mga kalugit, yung tatay ko okay na kami mga kalugit. Kayo, kayo, huwag kayong mag-alala kasi ang tatay ko, close ko ng tatay ko. Mag-uwi ako doon, pinadalaan ako ng mga bigas, kalahating sako, diba? Sabak ang mga chismosa sa gawas. Eh. Diba mga kalugit? So ayan mga kalugit, ayan tapos na po. So huwag niyo po kalimutan ni like and share, pindot yung notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. So mga kalugit, napakaganda na ang kuko ni Madam. So mga kalugit, thank you so much at hindi supportahan niyo po ako lagi mga kalugit. God bless, bye-bye.